Papanoorin natin naman to isan to. Ito na naman to mga vlogger. Oh. Inikayat ng Philippine National Police ang mga content creator o vloggers na maging responsable sa kanilang mga video. Bakit ganoon ang boses mo? Inikayat ng mga kapulisan na dapat ang mga vlogger. Kailangan maganoon pag reporter. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Banat Boy. Napusis pala hayop. Ito'y matapos nakasuhan at arestuhin ng mga otoridad ang Tucomi Brothers dahil sa kidnap prank noong Abril. Babalaan ng PNP sa mga content creator, piliin ang gagawing vlog dahil maaari silang makasuhan at maaresto kung maghahatid ng kaguluhan at takot sa publiko. Alam mo, ito lang ang take ko dito ha. Ewan ko kung ano yung kaso na inano sa kanila. Pero parang anong-ano yun eh, scandal or whatsoever. Pero alam ko ha, as far as I know, okay? As far as I know, bailable. So, yung inikayat ng Pilipina. Yung picture na nilabas na ganyan, eh baka gusto pa nila 'yan. 'Di ba? Kasi nakausap ko na ho itong isang to eh, 'di ba? Naalala niyo nagpunta yan sa show ng Moa Girls. Feeling ko gusto niya 'yan eh, yung may hawak-hawak siya tapos merong ilalabas para minsan may mga ganyan talaga yung kulang sa pansin, kailangan mapansin talaga. Wala, pasensya ka na to, Tokomi, ha, pero ganun talaga kayo, sir, eh. Pasensya na, pero kahit kaibigan mo yung kaibigan natin, pero feeling ko kasi, parang ano eh, parang wala kayong pinagkaiba doon sa aklang nagpapapansin at nagsusuot na parang santo. Di ba? Pasensya na ha, Tokomi, ha, pero wala kang pinagkaiba doon sa ang pangalan nun, yung inayupak na yun. Yung aklang kulang sa pansin, lahat ginagawa hanggang ngayon, non-stop siya eh, para pansinin siya eh, wala nang pumapansin sa kanya. Hoy, alam mo, ikaw akla ka, magganap ka kasi ng boyfriend, kulang ka sa aruga eh. Kulang ka sa aruga, kaya papansin ka ng papansin para pansinin ka. Tuwan-tuwa ka pagka pinapansin ka ng tao eh. Eh wala nang pumapansin sa kagaguhan mo. Di ba? Wala nang pumapansin sa kabastusan mo. Oh, ano na ngayon? Lungkot ka siguro. Di ba? Walang pinagkaiba yung ganitong vlogger eh. Na feeling ko, gustong-gusto pa nila yung may hawak-hawak na ganyan para mapansin. Hindi ko talaga maintindihan at dumadami ng mga vlogger na kulang sa pansin. Ano? Jenny Rose, marami salamat. I've been listening to you ever since you started vlogging here in Malaysia. Malaysia? Talaga? Takatakot yan, ha? Pangkabilang sa kagaya kong adik ng kape. Uy, adik si madam. Hindi, alam mo, eto ha, sana lang ako, nagbababala lang ako sa mga vlogger, ha? Alam nyo, ganito lang ho yan, ha? Makinig ho kayo ng mabuti. Makinig kayo ng mabuti. Ha? Sa mga vlogger, parang awa nyo na, kung kulang kayo sa pansin, kung kulang kayo sa pagmamahal, huwag nyong takbuhan ng social media kasi nakakaperwisyo lang kayo ng tao. Yung magpapapansin kayo for the sake of mambuburakot kayo ng kapwa para magpapansin. Diba? Kung kayo walang kulang sa pansin, hanapin nyo jowa, hanapin ninyo asawa. Kung hindi na kayo pinapansin na pinagbibigyan ng asawa nyo, palitan nyo na. Yeah, joke lang yun ha. Board green, salamat po. Diba? Ibig sabihin, huwag nyong dalin dito. Kasi ano eh, hindi na nga kayo magandang halimbawa sa mga tao na nakakaperwisyo pa kayo ng kapwa ninyo. Hindi naman tama yan. Para kayo si Rendon. Isa pa yan. Diba? Ewan ko ba, nakakahawa ba yung sakit ni Rendon ng pagpapapansin? Hindi. Joke lang yung sakit ha. Baka mamaya sabihin niya. Yung mahilig magpapansin, kung, ano ba? Bakit ho ba? Sa totoo lang,
kikita kayo pag pinansin kayo. Sabagay, ganun nga yung ginagawa ni siyang abogado. Okay, walang kaso, kaya ayun, nagpapapansin. Diba? Hindi kaya sana lang po, wag sana naman ganun. Kasi hindi maganda. Ilagay naman natin sa lugar. Alam mo, pwede naman maging ano eh, pwede naman gumawa ng prank. Pwede naman express mo opinion mo. Pero huwag kang nakakasagasa ng kapwa. Yun lang naman yun. Sana yung mga vlogger na dyan, huwag nyo tularan yung mga ganitong nakakasagasa ng kapwa. Yung nakakaperwisyo tayo ng kapwa. Meron naman po yung, hindi naman po tayo nagpapakano, may mga kalokalokohan tayo, ganyan-ganyan. Pero huwag yung nakakaperwisyo na tayo ng kapwa natin. Yun lang naman po yun. Sana, wag naman natin i-compromise yung engagement, viewers, tapos na yung ating kapwa. Kasi hindi naman maganda yun. Kasi kawawa naman po yung mga talagang lehitimong mga vlogger. Kasi meron pa ako napanood pero sa Amerika to. Ginaya yung style ni Mr. Beast. Alam naman natin, diba? Meron ngang bagong page si Mr. Beast. Actually, hindi na bago. Pero yun ang pinakalatest ata niya na page. Yung Mr. Beast the Philanthropist or something like that. Na tumutulong, blah, 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 ganyan, ganyan. Merong isang vlogger sa Amerika, sa Twitch yun na namigay ng mga PS4 ngayon. Basta namigay ng mga ganun sa Amerika, sa New York. Tapos anong nangyari, kesa na nakatulong sa kapwa, nagkaroon ng chaos, nagkaroon ng riot. Diba? Kaya nga ano dun eh, kaya nga minsan may mga talagang mga vlogger na ewan ko sinto-sinto. PS5 na pala. Sorry, PS3 na inabutan ko. Hindi ko na nabutan yung mga yan. Sorry naman. Medyo matagal na ako hindi umaano niyan eh. PS3 pa sa akin. Kaya nga sana lang oh eh. Suggest ko i-prank niyo naman jowa niyo, kunwari may kabit kayo para din niyo nga. Alam mo, ang dami, kasi ito, halimbawa, meron akong meron akong dalawang magjowa na laging dumadaan ng feeds ko, hindi ko pinanonood, okay? Although, sabi ko nga, kalokohan nila, pero sila lang yung nagkakalokohan, di ba? May mga ganun, uso ngayon yan, yung mga grupo-grupo, hindi ko maintindihan kung bakit grupo-grupo eh. Grupo ni ganito, may grupo pa na team ganito, team ganyan. Actually, ang nagsimula ata nito si ano eh. Si, ano ang pangalan nung? Yung mayaman na vlogger, na patawa. Nakalimutan ko na, anong pangalan nun? Si, yung kakagaling lang sa Japan. Yun, si Kong TV, Parang ginaya si Kong TV, yung magbabarkada na nagbablog, parang ganon. Diba? Ang daming gumaya dyan. At least kung gumawa man sila ng video, nakakabuisit man, nakakainis man, hindi ako natutuwa eh. Hindi ko gusto yung style ng kanilang pagbablog. Pero hindi sila nakakaperwisyo ng kapwa. Naintindihan niyo ibig sabihin, kanya-kanyang trip lang. Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa nila, hindi ko lang trip. Okay? Pero hindi mali yun. Kasi meron namang ibang nanonood na trip yun. Ang masama, yung nakakaperwisyo ka na ng kapwa mo, katulad niyang nahuli na yan, katulad ni nung aklang nagbihisan to. Di ba? So sana lang, payo ko lang naman sa mga ano, sa mga vlogger, please lang, medyo, wag naman tayo mambuisit ng kapwa natin, yung nakakaburaot na tayo. Yun lang naman, kasi okay lang naman yung 4Ws, marami namang 4Ws dyan eh. Sino may abogadong walang kaso? Si attorney walang kaso? Kaya for the vision eh. Nakuha niya yung sikreto. Ay, si Tulpong, banata natin para may views tayo. Hate views. Anyway, tatanga-tanga naman yung mga followers ko. Paulit-ulit na lang yung vlog ko. Sinusundan pa rin nila. Di ba? Oh. Ito pa.